Oh, sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. I have to go. Okay. Sino yung kausap mo? Si Nonette. Tagal na rin kasi namin di nakakapagkita eh. Kabuanan ko na, tsaka busy siya sa trabaho. Sigurado ka bang si Nonette ang kausap mo? Ay, oo naman. Ba't ako magsisinungaling? Bakit? May problema ba? Bakit mo dinadalaw yung anak nila yung sa shelter? Jordan. Alam ko yung totoo. Kausap ko kanina yung social worker eh. Bistado ko na sikreto mo. Ilang buwan ka na palang pabalik-balik para bisitahin yun? Hindi mo sinabi sa akin? Oh, may plano ka bang sabihin man lang sa akin ng totoo? I'm sorry, natakot kasi ako na kapag nalaman mo baka hindi mo maintindihan. Eh, napalapit na sa akin si Billy sa loob ng kuta. Para ko na rin siyang naging anak. Babe naman, naawa na ako sa kanya, kaya naisip ko dalaw-dalawin ko siya paminsan. Yun lang yun. Ano pang sinisikreto mo sa akin, Christy? Siya lang ba ang dinadalaw mo? O pati yung tatay, dinadalaw mo? Jordan, ano ka ba? Alam mo naman kung gaano katindi yung galit ko kay Leon, di ba? Ba't ko gagawin yun? Ayun naman pala eh. Kung gaano katindi ang galit mo kay Leon, edi sana pinuputol mo na kung ano man yung connection meron ka sa kanila. Hindi mo na dapat binibisita yung anak. Unless, sinasabi mong galit ka kay Leon. Pero ang totoo, matutuwa ka pa ata na magkaka-amnesty yung hype na yun eh. Jordan, ang kasalanan ko lang sa'yo. Hindi ko agad sinabi na nagkita kami ni Billy. Aminado ako doon, pero huwag mo naman sanang pagtudahan yung pagiging faithful ko sa'yo. Kasi Jordan, kahit kailan, wala akong ibang taong minahal. Jordan, ikaw lang yung mahal ko. Nakakaloka, girl. Alam mo, sa lahat ng muntik makunan, ikaw yung masaya. Eh, hindi naman kasi talaga ako napuruan sa bagsak ko sa pool, no? Tsaka, wala naman masumang nangyari dito kay baby. Siyempre, in-exaggerate ko lang yun ng bonggang-bongga para lalong mag-alala si Jordan. At lalo pa siya magalit dun sa pesting Christy na yun. Pwede ka na manalo ng Best Actress Award. Kasi paniwalang-paniwala mo si Jordan, eh. At syempre, ito ang aking secret weapon. Eh, kaso paano pag nanganak ka na? Eh di, mawawala na ng rason si Jordan para alagaan ka. Kasi di ba, yan lang namang anak nyo, ang habol niya. Eh di, etsepwera ka na naman. Unless I do something about that now. Ano ibig mo sabihin? Eh, di ba, sinisisi ni Jordan si Christy ngayon kung bakit ako nahulog dun sa pool. At syempre, munti ka na masaktan yung baby ko. Ibig sabihin, masama yung tingin niya ngayon kay Christy. Now is the right time for me to swoop in, tapos i-brainwash si Jordan at i-convince siya na iwan na yung buwisit na Christy nga at mag-stay na siya sa amin. Ha? Ano, perfect, diba? Nako. Naligaw ka yata. Ano masamang hangin nagdala sa'yo dito? Galing din ang diskarte mo eh, no? Nagpakabayani ka para luminis ang pangalan mo kay Christy. Ano bang akala mo na pag nagpakabait ka, magugustuhan ka ng asawa ko? Alam mo, kahit maabswelto ka sa lahat ng krimen mo,
Kahit talikuran mo pa ang pagiging rebelde, hindi mo kukuha si Christy. Kasi ako ang asawa niya. Asawa mo? Isang papel lang naman yung laman mo sa akin. Kung tutuusin, ako ang nararapat sa kanya. Dahil ako ang totoong nagmamahal sa kanya. Tinalikuran ko yung dati kong buhay. Binago ko yung sarili ko alang-alang kay Christy at sa magiging anak namin. Ikaw, ano nagawa mo para patunayan mong mahal mo siya? Hinayaan mo siya makidnap sa beach. Tapos, imbis na hanapin at iligtas siya, sumuko ka na lang. Naniwala kang patay na siya. Pagkatapos, umatol ka sa ibang babae. Yun ba yung sinasabi mong mahal? Talagang pinagmamalaki mo kung paano mo dinukot yung asawa ko. Kung paano mo pinutol yung daliri niya. O baka naman yung panggagahasa mo sa kanya ng paulit-ulit. Yun ba ang pinagmamalaki mo? Hindi na ako yung dating Leon na yun. At handa ako patunayan kay Christy na pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan ko sa kanya. Araw-araw akong babawi sa kanya hanggang sa mapatawad niya ako. Yan pala yung pagkakaiba natin. Kasi ako pinatawad na niya ako. Kanina tinatanong mo kung anong mga nagawa ko para mapatunayan kung mahal ko siya. Ang dami. Tinanggap ko pa rin siya kahit nalaman kung nagsama kayo sa kuta ng apat na taon. Yung dinadala niyang bata, handa akong panagutan yan. Handa akong kilalanin yung kahit hindi yun sa akin. Huwag na tayo maglokohan, Jordan. Hindi ako naniniwala na kaya mong mahalin ang anak ko. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero hindi magtatagal, lalabas din yung totoo. At kapag nangyari yun, napagtanto ni Christy ang lahat na hindi mo kayang panindigan yung pangako mo. Ano kaya mararamdaman niya? Sa tingin mo, magugustuhan ka pa rin niya. Doon na magsisimula ang pagkasira ng relasyon niyo at sasamantalahin ko yun. Nabawiin ang asawa ko. Tantado ka. Ayaw mo kami tantanan ng asawa ko. Ito, tatandaan mo. Kahit na makalabas ka pa dito, hindi ako papayag na guloy mo pa kami ng pamilya ko. Magkakamatayan tayo bago ka makalapit kay Christy. Hindi ako natatakot sa'yo. Magkakaanak na kami ni Christy, kaya determinado ako na mabuo ang pamilya ko. Kaya sabihin mo ang gusto mong sabihin, pero hindi mo ako mapipigilan na pawiin ang asawa ko. Saan? Sir, tapos sa kami dito. Ay!
Tay, malaya ka na. Miss ko kayong lahat, ha. Meron akong bagong inuupahang bahay. Doon na rin kayo, para makapagsimula tayo ng bagong buhay. Siyempre, gusto kong maging karapat-dapat sa pamilya ko, lalo-lalo na kay Christine. Buti pa si Shaira, nasasamahan mong mag-shopping. Habang ako, ano, hindi mo man lang masamahan sa check-up ko? Nag-iisip-isip na rin ako, eh. Maybe we need a break. Mas kailangan ako ni Shaira ngayon. Doon muna ako tutuloy.